blooming na bango ng Sakura Blossom. Nasa Pride with fabric conditioner na. May Sakura Blooming Curls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango, for as long as 24 hours. Blooming ka, ha? Uy! Blooming daw, ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! Sa Ugasin, ano nga ba ang magaling? Maraming nahuhugasan ito. Hindi papatalo ang smart ko. Sa kalinisan ng hugasin, makikita ang galing. Ang smart may over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong abot kaya. Kaya lipat na sa number 1, Smart Dishwashing Face. Tanggaling galing! Also available, Smart Dishwashing Liquid. ACS! Don't you wish your Kojic soap gave you more? A touch of moisturizing? A little help to prevent pimples? Ang wish mo, nandito! New White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening with shea butter and tea tree oil. Para sa Kojic na puti, Kojic na kinis. New White Rose, your Kojic wish come true. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Paalala, mula sa Department of Health, may mild symptoms na ba ang kasama mo? Siguraduhin i-disinfect ang mga nahahawakan ng may sakit at pagkatapos agad na maghugas ng kamay. Paalala, mula sa Department of Health, i-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radyo, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID. Pagbabagong itutuloy para sa pag-unlad ng bayan at ng Pilipino, ang kauna-unahan sa misyon ng DZRH. Nasaan man, kailanman, tamang balita, tamang impormasyon, at tamang serbisyo ang handog sa bawat isa, nasaan ka man sa mundo. Kasabay sa kasaysayan, ang kauna-unahan sa Pilipino, DZRH. Tuloy ang tulungan sa makabagong bayanihan. DZRH, subok na sa balita. DZRH, ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang dami ng lumalabas na sakit ngayon, lalo na sa mga panahon ngayon. Iba-iba na ang paliwanag at talaga namang nakakatakot na. Hindi mo na alam kung sinong pinaniniwalaan mo dahil ang dami na ding fake news. Kaya dapat mismong mga eksperto ang pinanonood mo, pinakikinggan mo, o dapat i-follow mo. Sa patuloy na pagbibigay ng tamang balita, tamang serbisyo ng DZRH, hatid ang programang babawasan o tanggalin ang takot mo dahil sa impormasyong galing sa mga totoong eksperto ang malalaman mo. DZRH Health Check Plus. Health Check Plus. Watch, listen, and follow na. Dahil tuloy-tuloy ang paliwanagan dito, kasama ang mga taong totoong mga eksperto at nag-aral. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Live sa DZRH News Television, DZRH Radio, at live sa DZRH Facebook, YouTube, at DZRH News Website. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Rich Health Check Plus. Alright, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ang programang magpapaliwanag sa mga naguguluhan pagdating sa medical. Magandang hapon po. Ako po si Dennis, Dennis Antenor Jr. at welcome po sa Health Check Plus. At syempre, ang programang ito ay pumapawi po ng mga takot na hindi na masyadong naiintindihan ng mga bagay-bagay, lalo na sa mga panahon ngayon, lalo na sa panahon ng COVID. Ayan. O maganda pong pag-uusapan natin ngayon. Kung
Noong mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung mga sintomas, yung mismong sakit. Maganda. Maganda ang ano natin. Maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang paggaling na. Yun. Paggaling na. O, yan ang magiging focus natin ngayong linggo ngayon. At syempre, mga eksperto na naman po ang ating makakasama para sa Health Check Plus. At nasa kabilang camera na po, inyo na nakikita at nararamdaman. Okay, hermatologist, oncologist sa St. Luke's Medical Center. Ayan, sa may Quezon City po at dyan po sa may BGC. Kasama po natin si Dr. J. Dakutan. Doc, magandang araw po, Doc. Magandang hapon po. Ayan. Datukan po, datukan. Datukan. Ano ba yung nabanggit ko? Tama. Dakutan. Ah, tama. Ano? O, datukan pala, datukan. Doc, magandang araw po kayo sa inyo at kumusta na po ang pagiging frontliner natin? Ayan. Okay naman po, safe pa din. Ayan, kumbaga ano, no? Ano ba kayo? Araw-araw ba kayong napunta ng ospital, Doc? O on-call din? Actually, on call po kami, no? Kasi para lang po mabawasan yung mga taong pumupunta sa hospital, apo, pati po yung mga doktor ngayon, lalo na po sa St. Luke's, dinivide na po namin yung mga duties namin, no? Depende kung kailan ka ma-assign para hindi po lahat ng doktor pumapasok sa hospital. Nang sa gayon, konti lang din yung tao sa hospital kasi mas makakasama po pag maraming tao, eh. Oo nga, no? Kasi saka ano, Doc, ano, maganda talaga yung naka-schedule talaga yung mga doktor, ano, para kahit paano, anong tawag doon, parang yung nare-regulate baga, yung hindi lahat naka-duty, tapos pagdating ng kinabukasan, no, kinagabihan, walang naka-duty, kaya mas maganda talaga by schedule kayo, Doc, ano? Yes, parang ano rin po kami, para rin kaming ECQ din, no, na hindi kami lahat ay pupunta sa hospital. Kung ikaw lang ay naka-duty sa araw na to, doon ka lang pupunta sa hospital. So, paano yun, Doc? New normal na talaga to? Ganito na mangyayari? Or for the meantime lang dahil sa sitwasyon natin sa COVID? Ayaw po kasi naming maniwala na ito po ang magiging new normal natin. Kapa. Kasi po, hindi naman pwedeng minsan sa isang linggo lang namin makikita yung pasyente namin. Tama. Pero para lang po maiwasan yung pagkalat po nitong virus na to, para maprotektahan din yung mga pasyente, opo, nag-decide po kami na sa ngayon, habang meron pa po tayong mga new cases, ganito po muna ang sitwasyon namin. Okay. So, pero gusto nyo rin na hindi rin laging ganito, Doc, ano? Dahil parang nakaka-stress din sa inyo, eh, no? Yes. Oo. At saka parang nakakalimutan ng iba na ang mga doktor ay tao rin. Diba, at hindi po kami sanay na nasa bahay lang. Oo, tama. Eh paano yung mga ano, Doc? Yung mga pasyente ninyo, Doc. Paano pagka may kailangan ng second checkup, third checkup o yung kailang pangatlo na, pang-apat na kailangan bumalik sila, na kailangan ma-checkup ninyo, pang-lima, pang-anim? Paano po nagiging sistema? Madami na po kasi sa amin ngayon ang nag-set up na po ng mga telemedicine, no? Teleconsultation. Oh, okay. Yung teleconsultation, maraming klase po siya, eh. Pero ako po kasi, ang preference ko po kasi, nakikita ko rin yung patient kahit papano. Meron po akong sinet up na video consult. Ang platform po namin na ginagamit sa St. Luke's ay Google Meet. So, sineschedule po yun ng secretary ko pag meron pong gustong magpa-check, magpa-konsulta. Tapos, nag-meet po kami online. Pag meron pong mga pasyente, kailangan kong makita ng personal or kailangan makausap ko rin. Kasi parang ganito na rin siya, eh. No? So, parang mag-uusap na rin kami. Tama. Yun po yung mga isa-schedule namin sa clinic namin. Kasi no March 20 po, ang St. Luke's po sa Quezon City at saka sa BGC, binuksan na po namin ang aming mga clinic. Oh. So yun po yung mga isa-schedule namin sa mga clinic namin. Oo. Siguro, ang magiging new normal na lang siguro, Doc, siguro paminsan-minsan, siguro may convention kayo sa state, sa ibang bansa, baka pwede rin kayong mag-tele check up, ano? Kumbaga magiging bahagi na. Actually po, marami na po kaming mga na-attend ng mga conference, no, from China, from the US, sa Europa po, na through this platform po.
mga Zoom, mga Google Meet. Okay. Doc, siguro ang unang tanong ko muna sa inyo, ano po ba yung doon sa mga, para ho doon sa mga audience natin na hindi masyadong familiar doon sa specialty po ninyo, yung hematology and slash oncology. Ano ba ang tinututukan at saka ano po ba ang ginagamot sa larangan po nung ano ninyo? Trabaho. Actually hematology po. Hematology okay. And oncology, yes. Mm. Yung hematology po, yan po yung branch ng medicine na tumitingin sa mga sakit sa dugo. Pag meron po kayong mga anemia, okay. Mga mababa ang platelet, mga leukemia, okay. Mga ganyan po, mga cancer sa dugo, mga hematologists po ang tumitingin dyan. Pag may problema po sa bleeding, no, madaling mag-bleed, okay, mga pasyenteng mabilis po mag-clot ang mga dugo nila, yan po, pinapa-refer po yan sa amin, no, mga hematologists. Yung oncologist naman po, yan po yung mga doktor na tumitingin ng mga pasyenteng may cancer. Sa Pilipinas kasi, magkahiwalay po ang training ng hematology at saka ng medical oncology. Pero pakiramdam po kasi, partner po kasi sila. Sa Amerika po kasi, partner sila. No? Isa lang ang training yan. Mm. So, kaya po, kinuha ko po yung dalawa. Hematology at saka medical oncology. Parang so, tumitingin po ako ng mga pasyenteng may problema sa dugo at may mga cancer. So parang ano, parang konektado somehow in a way, yes. parang iisa na rin ng kung sense na nandun na rin lang at magkamag-anak na rin yun, iisa na lang ang kakausapin, parang ganun, yes. Doc, ano? Opo, pero hindi po lahat ng hematologist ay oncologist din sa Pilipinas, hindi rin po lahat ng oncologist ay hematologist din, kailangan po nilang i-take pareho yon. Okay. Pwede bang bago natin pag-usapan yung COVID, may mga tao talaga na kahit pagka nasugatan talaga, madugo talaga Doc, ano ba ang ano nun? Ano ba ang sitwasyon nun? Kadalasan po kasi pag may mga ganyan na duguin, baka po meron lang talagang nasugatang artery, no? Okay. Or blood okay. vessel. Baka may nasugatan pong blood vessel. Okay. Pag ganun po talaga, malakas po talaga dudugo yun. No? Kasi ugat po yung tinamaan, no? Blood vessel. Opo. Pero may mga pasyente po talaga na inherently may problema po sa dugo. Baka naman meron silang tinetake na mga gamot na nagpapalabnaw ng dugo. Katulad ang pinaka-common po dyan ay mga aspirin, clopidogrel, o kaya meron silang mga tinetake na gamot para protektahan ang puso nila. Yung ibang yung mga yun po, maapektuhan po yung pagkaklat ng dugo. Meron din naman pong mga pasyente na congenital po ang problema, no, na nasa lahi nila na meron talagang mga duguin. Ang pinaka-common po sa mga congenital disorders na yan ay von Willebrand's disease. So may mga ganyang sakit din po. Kadalasan akala natin na abnormally ang lakas nating duguin. Pero pag pinagawa namin yung mga test, hindi naman siya talaga abnormal. Nagkataon lang na napansin na abnormal. Okay. Kahit pa paano pala, may kinalaman yung sa lifestyle natin na, Doc, ano, kasi sabi nyo kanina, yung mga tinitake na mga gamot, yes. Tapos ano yung kinakain, factor din talaga yung lifestyle, Doc, ano? Yun po yung pinaka-common pa rin, no? Yung mga tinitake na gamot na naapektuhan yung dugo. At ang pinaka-common po sa lahat ng yan ay yung aspirin nga po. Okay. Naku, parang napakasikat ng aspirin sa buong mundo, Doc. Lahat talaga. Marami po siyang benefits yung aspirin, pero yun po ang pinaka-common niyang side effect, yung bleeding. Okay. Pero may ginagawa namang maganda para sa ating katawan yung aspirin kasi, yes. Doc, no? Yun kasi nga lang. Magte-take lang po kayo ng gamot pag kailangan. So, pag nagte-take kayo ng aspirin, ibig sabihin, kailangan niyo po yun para maprotektahan ang puso ninyo o ang utak, ganyan. Pero pagka ganun yung pwede ba nating tawagin na side effect yun? Pagka ganun yung side effect niya, tapos dinudugo, masama ho ba yan? O parang normal lang? Kailangan po silang pumunta ng hospital kasi kailangan agapan po yung pagbi-bleed. No? Depende rin po kasi kung saan sila nag-bleed. Ang pinaka-common na site po ay sa chan, sa stomach. So, yan po, lalo na pag dumudumi sila ng maitim,
sobrang masakit ang tiyan, okay, o kaya sumusuka ng dugo, uh-oh, kailangan po yan pumunta sa ospital. Oh. Lalo na pag nagtatake ng aspirin. Eh yung ano, yung doc, yung tumudugo yung ilong madalas, lalo na yung mga bata, kasi may matatanda rin ako nakikita eh. Yung kadalasan yung mga bata yung tumudugo yung ilong? Actually, common po yan sa mga bata talaga. Ang tawag po dyan epistaxis, no, yung medical term. Okay. Common po yan sa mga bata talaga. Uh-oh. No. Minsan, pag sobrang change ng pagbabago ng panahon, uh-huh, minsan nangyayari din po yan. Uh-huh. Kadalasan po, pag medyo malamig yung environment, uh-huh, natutuyuan yung sa may ilong, so pwede rin siyang duguin. Pero meron din po mga congenital causes niyan. Kaya pag ang bata po ay madalas at malakas duguin, lalo na pag ang dugo, kailangan pang pumunta sa ENT para mahinto ang pagdugo, yun po, kailangan ma-evaluate kung may problema ba talaga siya sa dugo o talagang sadyang duguin lang siya. Pag sinabing madalas, anong madalas, Doc? Yung once a week or minsan lang naman nakikita, pero pagka minsan nakita, talagang dumudugo? Concern more than 3 times a year po. Okay. More than 3 times a year. Concern na po yun. Yeah. Kailangan na po pumunta sa specialista. Yes. Lalo na po, pag every time na dinudugo siya, ay kailangan pa niyang pumunta sa doktor para huminto ang pagdudugo. Ibig sabihin, malakas talaga yung pagdudugo. Uh-oh. Yun po, kailangan na yung kumonsulta sa mga hematologist. Oh, eh, ito sa matanda naman, Dok. Kunyari, siguro mga 30 plus, 40 plus, pag dinudugo ilong ng ganun. Pag ano naman po, pag hindi naman siya malala o hindi naman malakas, pwedeng ano lang po, nasugatan. Yun pa rin po ang pinaka-common cause, no, nasusugatan yung ilong nila. Baka naman meron silang allergic rhinitis. Yun po yung pagising nyo sa umaga, bahing ng bahing. Sa sobrang, yung sobrang dalas po ng pagbabahing or pagsisipon, nasusugatan. Minsan nagkakasugat po sa ilong. Okay. So, madali pong duguin yung mga yan. Kasi meron so, lang ano. Meron lang ma'am sapat na bahing dapat ang isang tao kasi pagka sobra na kasi nasasaktan na rin yung ano natin yung passage yes. natin ano doc no so nai-irritate po kasi yung ilong pag manipis po kasi yung lining ng ilong natin at saka ng lalamunan so pag madalas po siyang ma-irritate nasusugatan din po siya. Okay. So kailangan pala dapat lahat ito na-observe mo no. Importante talaga na namo-monitor mo yung pamilya mo eh. Yes. Eh doc, yes, eh, no. Yes. Lalo na yung anak mo, lalong-lalo na yung sinasabi niyo kanina yung bata talaga, di ba? Pagka 3 yes. times a day, that's normal. Ano ko lang bago ko siya i-let go, doc, yung 3 times a year, normal po ba ito o kailangan nang pumunta? Ulitin lang natin. Pwede pong normal pa rin yun. Okay. Pinaka-red flag nyo po para kumonsulta sa doktor, pagkailangan pa niya hong matagal bago mawala ang pagdugo, uh-oh, or kailangan i-rush siya sa emergency room, uh-oh, yung mga kailangan pa magkonsulta sa ENT, yan po, kailangan na po nyo ng hematologist. Kasi lalo na sa mga bata po, uh-oh, kasi ang mga congenital blood disorders, nagsisimula po yan sa mga bata. Kasi nga po congenital. So yan, kailangan nang ikonsulta sa hematologist. Oh, kasi may pamangkin ako, ano naman siya, dinudugo siya, pero nai-stop naman eh, minutes lang, matter of minutes lang, Dok, eh, mga 2 minutes, 3 minutes, nai-stop na eh. Okay. Baka naman po walang problema yon. Oo nga. Saka hindi, nagulat ako yung 3 times, parang minsan ko lang siyang nakita eh. Pero every year, nagkikita kami, pagka Pasko, talagang ano sila, yung magulo, tumatakbo, alam yeah. niyo naman eh, pagka Pasko, Dok, eh, nandun yung pagka family reunion ng Chuba, nagmagkakaano na. Okay, Dok, kaya po namin kayo inimbitahan at isa ko kasi sa mga questions po na pumasok po sa amin mga the other week regarding po ito dito sa plasma dahil sinabi ho ng DOH na kukunin ang plasma ng mga COVID-19 patient tapos yung plasma na yon ang makakagamot sa mga pasyente rin na positive ba? Okay, ang lahat ho ba ng dugo natin ay may plasma, Doc? Opo, no? So basically ang component po ng dugo natin, mm-hmm. meron tayong mga red blood cells, no, yung pulang dugo, yung packed cells, meron tayong buffy coat at meron tayong plasma. Yung red blood cell, pag pinatayo niyo yung dugo, yun yung nakikita niyo yung pula sa ilalim. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung plasma po, yun po yung white part, no? Mm-hmm. Pag pinatayo niyo yung dugo at nagsettle na yung pula, yung white part, yun po yung plasma.
Yun. So lahat po tayo may plasma. So lahat ng dugo, mapabata, mapa... Ano po yun? Yung amount niya, mas marami ho ba ang bata, mas konti ang matanda? Paano po, Dok? Kadalasan po, mas dumadami na siya pag tumatanda, yung plasma. Opo, opo. At mas maraming plasma baho sa aming mga pagka, sa aming mga adult ay mas healthy kami, ganun? Wala naman po siya sa ano, sa plasma. Sa relationship sa health po. Minsan pag konti yung plasma, baka dehydrated, ganyan. Ah. Sa mga buntis po, mas madadami yung plasma nila. Oo. Oh, okay. Okay. Okay, totoo ho ba, Doc, na kapag kinuha yung plasma ng isang positive COVID-19 na patient, yun daw po ba ay makakagamot sa isang positive din na COVID-19 na pasyente? Posible po. So siguro po simulan ko muna 'yan, yung sa pagsagot yan, i-explain lang kung ano ba yung principle, no? Opo. Bakit namin gagawin 'yan, no? Opo. Kasi ginagawa na namin 'yan. Opo. So tayo po, pag tayo ay nagkasakit, no, from an infection, whether kung virus man yan, bacteria man yan, ang katawan natin nagpo-produce po ng mga antibodies. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Yung mga antibodies na to, pwedeng lifelong na po siya, pwedeng panandalian lang. Mm-hmm. No? Yung antibodies na to, eto po, pag nagkaroon kayo ng isa pang infection, mm-hmm, pwede po siyang matrigger yung mga antibodies na to para i-attack, no, yung virus, yung bacteria. So, pag ikaw po ay nagkaroon ng COVID-19 infection, mm-hmm, so ibig sabihin, na-infect po kayo ng virus, ang virus na tawag doon ay SARS-CoV-2. So, okay, pag na-infect kayo ng virus na SARS-CoV-2, mm-hmm, pag kayo ay gumaling na, magpo-produce ang katawan ninyo ng antibody laban sa SARS-CoV-2. Okay. Ngayon, yung antibodies na po yun, apo, ay nakatira sa plasma natin. Okay. No, nakasuspend siya doon sa plasma natin. Opo. So, pag kinuha natin yung plasma ng pasyenteng gumaling sa COVID-19 at binigay natin siya sa pasyenteng may sakit, mm-hmm, theoretically po, pwede niyang i-neutralize yung SARS-CoV-2, mm-hmm, ng pasyenteng may sakit pa. No? So, ang tawag natin doon, recipient. Okay. So, kaya theoretically po, pwede po siyang makagaling. No, para siyang some sort of vaccine, para po siyang ganun, kasi wala pa po tayong vaccine eh. Opo. No, so para po siyang form ng pagta-transfer ng isang antibody sa, uh-oh, isang pasyenteng gumaling na doon po sa pasyenteng may sakit pa, no, parang passive transfer po ng antibodies. Nagkataon lang po na yung antibodies na yon ay nakatira sa plasma, kaya kukunin po natin yung plasma. Ah, okay, parang ang galing, ano? Parang yung katawan natin nagpo-produce ng gamot para sa ating sarili, tapos yung gamot na yon ay pwede ring makagamot sa ibang may sakit. Parang ganun yun, Dok, no? Yes. Parang ganun po. Yung defense ng katawan natin, na pinroduce ng katawan, bibigyan natin yung mga pasyenteng hindi pa nagkakaroon ng defense. Okay. Kaya parang yung army na na-produce natin, yun yung mga antibodies. Oo. Pag binigay mo siya sa pasyenteng may sakit pa, parang yung army na yon papatayin yung mga kalaban, yung mga virus, no? So parang ganun siya. So parang tutulong, no, Doc, ano? Kasi may antibodies na rin na perform yung may sakit. So tutulungan lang. Tama 'yung sinabi mo, parang magdadagdag ka lang ng sundalo, parang ganun. Opo. Kasi hindi pa sapat yung sundalo nila. Oo. Okay, next question siguro, Doc. Ibig sabihin ba, pagka ang isang COVID-19 patient, yung plasma po niya, ay pwede na po ba sa lahat ng katawan ng Pilipino? Hindi ba yan na type ng bloods, Doc? Well, magandang tanong yan po, no? Uh-oh. Kasi susundin pa rin natin po yung mga principles ng pagta-transfuse ng dugo, no? Uh-oh. So, ang hindi lahat po ng kailangan po alam ang blood type nung donor, kung saan nanggagaling yung plasma, at nung pasyente. Kasi kailangan po mag-match yung blood type nila. So, ang blood bank po at ang hematologist ang magsasabi kung pwede po itong donor na to sa pasyenteng ito. Kaya nga po, dahil po sa... So, hindi lahat po ng plasma pwedeng ibigay sa lahat ng pasyente. Kailangan mag-match ang blood type nung donor sa pasyente.
So dahil po dyan, dahil nga hindi lahat ng donor ay para sa lahat ng pasyente, medyo kulang pa po tayo sa mga donor, no? Kasi hindi siya pwede sa lahat, eh. So pipiliin lang natin kung sino ang pwedeng mag-donate sa isang pasyente. Depende sa blood type nila. Okay, medyo weird po itong aking katanungan. Kasi ho tayo, ang affected po natin ng COVID-19 patients ay hindi singdami nung sa Amerika. Yung sa atin, no, medyo ano lang eh, parang nasa 12-13, ganun lang eh. So ibig sabihin ho, mas marami silang napuproduce na plasma kaysa sa atin na pwede nilang gamitin sa mga susunod na mga pasyente ng COVID-19, Doc. Your comment po. Your comment, Doc? Hello? Opo, opo. Nawala lang ng konti. Hello? Opo. Hello? Hello? Opo. Yeah. Yan. Ano po ulit tanong? Okay. Hi. Opo. Yes. Okay. Ulitin ko lang po, Doc. Ano? Yung positive na COVID-19 natin dito ay parang 10 plus thousand lang, eh, mga 11, 12, 13, 14, 15. Yes. Sa Amerika, ang dami. Halos kalahating milyon. Mas marami ngayon sila na pwedeng pagpilian na panggamot doon sa mga positive compared sa atin kasi nakokontrol po natin, Doc. Is it a good thing or a bad thing? Depende po kung saang angle mo titingnan. No? Kasi kung titingnan mo sa angulo na mas marami silang plasma na mamibigay sa patient, that's a good thing. Yes, no? Kasi hindi naman po lahat ng mga nai-infect ng SARS-CoV-2 ay namamatay. No? A small proportion lang ang nagkakaroon ng severe disease. Karamihan pa rin po ay gumagaling. No? So kung doon mo siya titingnan na marami silang donors, yes, maganda yun. Pero kung titingnan mo siya sa incidence ng sakit, ay hindi maganda yun. Kasi bakit ang dami-daming taong may sakit sa inyo? Baka hindi yun nakokontrol. Okay. Wala naman tayo masyadong oras, Doc, pero pasok ko lang ho ito. So, ibig ho bang sabihin, pwede ho ba nating sabihin, ilang percent po na makukuha po natin yung antibodies na gumaling na COVID-19 patient ay magagamot yung COVID-19 another patient na positive 100%? O ilang percent po ang effectivity nung pinag-uusapan po natin, Doc? Magandang tanong po yan, no? Kasi kaya sa St. Luke's po, gumagawa po kami ng studies, no? Apo. Meron kaming clinical trials sa mga pasyenteng convalescent plasma para sa mga pasyenteng may COVID-19. Kasi po, wala pa pong sagot dyan sa katanungan na yan. Kasi bago nga lang nagsimula itong sakit na to nung December lang sa China. China, yes. So, mabilis po siyang kumalat. Marami na po ang namatay. So mahirap po talaga gumawa ng pag-aaral, no, regarding yung benefit ng isang treatment. So far sa mga lumabas na ng mga pag-aaral from China, apo, mukha po kasing lahat ng pasyenteng nabigyan ng convalescent plasma ay gumaling. Pero hindi po natin siya pwedeng isipin na ganun lang, na ganun kasimple. Kasi ang mga pag-aaral na to ay initial studies pa lang. No? Hindi po siya well-controlled at wala pong mga comparison itong mga study na to. So kaya nga po sa St. Luke's, in-offer namin yan as a clinical trial. Pero ngayon po, in-offer na namin siya as compassionate use. No? So yung mga tao na gustong kumuha ng convalescent plasma, apo, pwede po silang tumawag sa St. Luke's or mag-email sa St. Luke's para magtanong kung paano makakuha nito. Okay. Doc, maraming salamat po sa oras ninyo at isa ho kayo sa napakalinaw ng boses at napakalinaw magpaliwanag, Doc. Siguro po dahil meron na akong nito microphone. Hindi maliwanag at saka malinaw at saka yung pagkakasunod-sunod. Dr. J. Datukan, maraming salamat po hanggang salamat sa susunod. Pwede po ba ano po yun? May sasabihin lang po ako. Sige, go ahead po, Doc. Sa mga pasyente po na gustong kumuha nung, or sa mga doktor, no, na nakikinig, yes po, na gustong makakuha nung convalescent plasma, yes, mag-email lang po kayo sa St. Luke's. Ang email address po ay convalescentplasma@stlukes.com.ph.
yun lang po, email lang po ninyo doon, tapos may sasagot po sa inyo kung kayo po ay gustong mag-avail ng convalescent plasma. Dahil ito po ay in partnership with Security Bank Foundation, so libre po ang convalescent plasma na ito. Wow, that's good news. Okay, doon sa mga hindi ho na-gets, nandyan ho sa graphics po natin sa TV at saka sa social media yung sinabi po ni Doc. Doc, thank you very much po for your time. Thank you rin po. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check Plus. Kasama si Dennis Antenor Jr. When there's a wish your heart burns. Don't you wish your Kojic soap gave you more? A touch of moisturizing? A little help to prevent pimples? Ang wish mo, nandito. New White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening with shea butter and tea tree oil. Para sa Kojic na puti, Kojic na kinis. New White Rose, your Kojic wish come true. Sa hugasin, ano nga ba ang magaling? Maraming nahuhugasan ito. Hindi papatalo ang smart ko. Sa kalinisan ng hugasin, makikita ang galing. Ang smart may over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong abot kaya. Kaya lipat na sa number 1, Smart Dishwashing Face. Tanggaling galing. Also available, Smart Dishwashing Liquid. ECS. Tingnan nyo, oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayad pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ECS. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gano'ng kagaling ang batsuk mo? Ah! Uy, araw! Agoy pawis! Ang bango mo pa rin. Shield Bat Soap. May 24-hour germ protection. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mong Shield. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ECS. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check Plus. Kasama si Dennis Antenor Jr. Alright, welcome back sa Health Check Plus. Ako pa rin po inyong kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At tuloy-tuloy po ang pakikipag-usap natin sa mga eksperto para mas malinawan tayo dun sa mga... Ako eh, na-excite sa ating sa topic natin today. Rayuma ang pag-uusapan natin today. At marami tayong mga questions. Marami tayong mga questions na galing sa online. Mukhang marami may rayuma. Okay, makakasama po natin isang eksperto rheumatology ng St. Luke's Medical Center and UST Hospital. Ayan, bigatin. Si Dr. Evan Vista. Ayan, Doc, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Dennis. Ayan. Magandang araw sa nakikinig. Okay. Naku, dediretso na ako, Doc, ha? Dun sa mga questions dito, ha? Bakit ho nirarayuma ang mga tao? Bakit ho may rayuma ang tao, Doc? And it's kasi, Dennis, no? Iba-iba kasi yung klase ng rayuma, no? So, meron pang matanda, pang bata. Yun. So, iba-iba din yung dahilan, no? Like, kung medyo bata ka, pwedeng dahil sa uric acid, hindi na ko-control, gout. Okay. Pag matanda ka naman, nagkakaroon ng degenerative arthritis, nasisira yung talukap ng joints mo, osteoarthritis naman yon. Tapos meron ding mga tinatawag na autoimmune arthritis tulad ng rheumatoid arthritis. So marami ngayon ang nagkakaroon ng aktibong pamamaga dahil kung pag-uusapan natin ng rheumatoid arthritis sa lupus, marami sa kanilang mga maintenance na gamot ay nagagamit ngayon sa COVID. Oh, okay. Doc, siguro tama 'yung sinabi mo kanina, inumpisahan mo doon sa hindi porke matanda ka, may rayuma ka, at hindi porke bata ka, wala kang rayuma. Doc, tama 'yon, 'di ba?
Tama. Oo. Okay. Doon muna tayo sa ano, doon muna tayo sa bata. Puntahan natin yung matanda mamaya ng konti. Ano po? Okay, puntahan natin kasi may mga kilala po ako ng mga millennial na talagang batang-bata na hindi ko maintindihan bakit nirarayuma sila. Ako ho'y 40 plus na. Ako'y wala pa ring wala akong rayuma. Oh, proud. Hindi ko rin alam ano. Hindi, kakapa-check up ko rin lang. Okay, yung mga kabataan po, may kinalaman po ba ito sa lifestyle? Kung lifestyle ang pag-uusapan, alin doon ang masyado nilang inaabuso sa katawan nila, Dok? Okay, so sa ang salitang rayuma kasi, lakas niyan Tagalog na equivalent. Kumbaga parang rheumatic diseases, arthritis na kagad siya sa atin, no? Apo. Pero yung binanggit mo, no, sa bata, iba-ibang klase yan. Limbawa, kung lalaki, solid gout ito. So lifestyle, maari talagang contributory siya dahil kapag ang uric acid mo ay hindi controlled, tulad ng mga lalaking pasyente na mataas ang intake ng alcohol, mm-hmm, high purine diet, tapos mm-hmm, meron genetic risk, sali'y magkakaroon ng atake ng gout. Ngayon naman, kung meron kang autoimmune disease tulad ng lupus, kung meron ka talaga sa genes mo at saka may environmental trigger tulad ng iba't ibang infeksyon, pwede kang magkaroon ng autoimmune disease tulad ng lupus. Kababaihan naman to. Yan yung mga bata. Usually sila yung mga young pregnancy bearing age. Ang manifestation nito ay pamamaga. Hindi lang ng joints, kundi ng buong katawan. So yan yung tinatawag na rheumatic diseases, hindi lang arthritis. Oh, okay. Balikan ko lang yung sinabi mo kanina, Doc. Isa yun, isa sa mga rason, yung masyadong mainom ng alak. Tama ba? Tama po. Anong alak? Beer? Lahat gin? Ng klase ng alcohol kasi ito'y kasama sa pathway ng pag-produce ng uric acid, no? Sa mga purine, ethanol. So ito'y kasama sa biochemistry natin. Ultimately, ang byproduct niya ay uric acid production. So kapag nag-accumulate yan sa dugo natin, tunaw kasi yan sa dugo eh. Pero kapag hindi nakokontrol, nagiging kristal siya at nagpupunta sa mga joints. Pag nagpunta sa joints, para siyang mga karayaw na matulis, no? Needle-shaped birefringent crystals ang tawag namin dyan. Masakit siya. Namamaga talaga, mapula, matambok, at hindi ka makagalaw, makalakad. Oh my gosh, napakahirap naman nun. Okay, pag pumasok yung moderation, pagka occasionally, gaano kadalas ang occasionally pag sinabi nila, ay, hindi naman ako masyado, occasionally lang. Oh, so ano po ang pwedeng pumasok sa loob ng moderation, yung occasionally? Ano ang pwede? Pwede ba yan? Once a month lang? Once a week lang? Doc? Iba-iba kasi siya sa bawat pasyente, no? Okay. So, na-matter talong level ng uric acid na dugo. Kasi aba, lahat tayo may uric acid. Aba. Kung halimbawa, uric acid mo ay nasa milligram. Nang mo lang, importante talaga ang uric acid 3 months. Kanya-kanya. Kumbaga, parang kanya-kanyang katawan niyan, hindi ano, anong tawag dito, kanya-kanyang pati yung internet ni Doc eh parang nirarayuma. Pero ulitin lang natin, Doc, ano, ulitin lang natin, Doc, yung sinabi mo kanina, yung regarding dun sa kanya-kanyang katawan at saka syempre kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang sitwasyon at saka yung depende sa kung ano yung pangangatawan mo. Tama, Doc? Tama po. So, halimbawa, meron kang gout, tapos hindi mo na-maintain yung uric acid mo na ma-achieve at 4 milligrams. Mm-hmm. Konting kain mo lang ng mga bawal, kung mataas ng uric acid mo, mag-crystallize na siya. Kinaumagahan after a drinking binge. Halimbawa, nag-inuman kayo, nag-party, no? Apa. Pagising mo, talagang masakit na yung joints mo. Yan yung typical na presentation. Ah, okay. Eh, paano ba yun, Doc? Namo-monitor ba 'yon sa isang pangkaraniwan na tao? Pwede ba niyang ma-monitor yung kanyang uric acid? Meron bang aparato na, ay teka muna, pare, medyo mataas yung uric acid ko ngayon, hindi muna ako iinom. Pag bumaba na are, ay balikan mo na lang ako para tayo yung mag-inuman. Meron bang ganun, Doc? Ano kasi kailangan lang talaga sa usually pag may gout ka, sa ulo mo na yung parang tinatawag natin prodromal symptom, no? May mga pasyente tayo na sinasabi, Doc, parang nag-uumpisa na. Hindi pa siya tuluyang namamaga,
pero medyo nahihirapan na siyang tumayo, no? So yung pattern at saka pati yung trigger, no? Uh-oh. Dok, kapag talagang nag-inom ako ng ganitong karaming alcohol, kinabukasan talagang meron na akong attack. Pero more than the diet, it's really the level of the uric acid, eh. Kung namomonitor yan, parang diabetes, di ba ang diabetes, every 3 months, chinecheck yung kanyang glycohemoglobin. Ganun din ang uric acid. Kailangan every 3 months, may target tayo ng numero, at least 5 to 6 milligrams per deciliter. Kahit kumain ka ng bawal, basta mababa at on target ang uric acid mo, hindi basta-basta namamaga ang joints at nagkikristal ang uric acid. Yung ano, Doc, kasi ako ay, paano ba, may factor ho ba yung ano, kasi ho ako matubig ho akong tao, hindi ako pumapayag sa sarili ko na hindi ako nagna 9 glasses water. Yung glass ko po, hindi glass na pangkaraniwan, malaki ho yung aking tubig. Isa ho ba yun sa mga dahilan bakit ako'y walang rayuma hanggang sa mga ngayon, panahon na to, Doc? Malaking bagay yan, Dennis, ang water, no? We encourage that kasi ang uric acid sa kidney yan sinasala, no? So na-excrete din yan sa kidneys. Ngayon kung may problema ka sa kidney at hindi gaano na-filter uric acid, na-maintain siya. So kung hydrated ka, maganda ang renal function mo. So maganda yung pag-excrete ng kidney mo sa ng uric acid mo sa kidney. Okay. Pinag-uusapan na rin lang natin yung rheumatism, Doc. Meron kasi kaming narinig na kapag may rayuma daw, tapos may COVID-19 positive ka, parang nag-worsen daw yung situation. Your comment po. Okay, wala kasi tayong hard evidence pa na ganun nga ang nangyayari, no? Pero kung ang particular rheumatic disease na minimension nyo ay yung mga autoimmune disease, kasi marami nga yan, Dennis, sabi ko nga 100 na higit. No? May mga rheumatic disease na nagtitake ng mga immunosuppressants. So bumababa ang immune system mo, katulad ng lupus, ng rheumatoid arthritis, connective tissue diseases. Usually yung mga pasyente namin na may rheumatic diseases na ganyan, nagte-take sila ng steroids or other oral immunosuppressant or even biologic drugs na naapektuhan ng immune system. So generally, kapag ka ang immune system ay compromised, madali kang dapuan ng infeksyon. Okay. Saka ano, no, Doc, ano, talagang every time na may sakit tayo, parang may kulang talaga. Kulang or sobra sa ating katawan. Kumbaga parang kinakausap tayo ng ating katawan na, hey, bigyan mo ako ng pansin, pa-check up muna ako. Pag hindi mo pa ako pina-check up, lagot ka. Parang ganun, ano? It's also one way of communicating, ano, yung body natin sa atin. Tama po. Yung lalo na yung pamamaga, no? Sa amin, madali yung cue, no? Kapag may namamaga na sa katawan, be it a joint like an arthritis, o kaya yung balat, o kaya even sa internal organs, pagka yung lungs o yung heart, may myocarditis, pericarditis, mga medical term, no, pleural effusion, yan ay signs na kailangan na talagang mag-medication or magpatingin. Oo. Okay, Doc, nako, pagkakataon ko na para bago tayo punta natin yung rayuma naman ng mga nakatatanda, may mga nagpadala ho sa atin ng mensahe dito na pwede yung pakisagot ninyo. Pagka nirarayuma daw yung asawa niyan, nilalagyan daw niya yung bote ng mainit na tubig at saka iginaganon yung paa. Nakakatulong ba yun? Totoo ba nakakaginhawa yun, Doc? Okay, kung ang klase ng arthritis mo ay gout, hindi nakakatulong ang mainit. Kailangan cold compress. Cold. Base sa mga guidelines, hindi dapat mainit, no? Cold compress yung nirerekomenda ng mga treatment guidelines dito sa Pilipinas at abroad. Kasi you want to lessen the blood flow para hindi ganun mamaga kasi namamaga nga. Pero kung mga muscle ache, yung mga usual soft tissue rheumatism, pwede mong pagpalitin ng mainit at saka cold. So ginagamit yan sa physical therapy na warm and cold compress, maari naman. Okay. So puntahan na po natin bago tayo mawala ng oras sa Doc, ano, yung mga adult naman na tipong 40, 45, 50 or 60, yung bang ito, meron akong imposibleng question. Pagka may rayuma ka pa ng mga ganitong mga edad mo, 45, 50 pataas, 60 pataas, pwede pa bang mawala 'yon?
Okay, kung ang condition mo ay tinatawag na osteoarthritis, abo, lumalala lang siya nang lumalala hanggang tumanda ka. Oh my gosh, okay. Okay. Progressive siya eh, no? Mm. Ang apektado dyan ay weight-bearing joints tulad ng mga balakang mo, tuhod mo, ankles mo. Mm-hmm. So kapag ka naputput na yung tinatawag nating cartilage, talagang hirap na siya tumayo, magbalanse, minsan nagiging sapang, tiki. Ngayon kung ang condition mo naman ay ang tinatawag ng mga autoimmune disease, as long as kontrolado yung condition mo, no, hindi namamaga, tapos pati internal organs mo is controlled, okay naman siya, no, nakokontrol siya, pero hindi siya nawawala kasi chronic condition ito eh, wala nang cure. May kinalaman ba yung ano, yung built nila, yung medyo mataba sila at mas okay ba pag payat sila dahil hindi masyadong nabibigyan ng stress yung mga cartilage nila, yung mga buto nila, Doc? Tama po yun, no? Kung degenerative, kung osteoarthritis, talagang kailangan ma-maintain mo yung ideal weight mo kasi weight-bearing yung apektadong joints. Pero kung ang condition mo yung ibang binanggit ko, katulad ng mga psoriatic arthritis, iba kasi ang mechanism ng disease na yan eh. Mm. Autoimmune, immune system. Kaya nabanggit ko kanina, may mga gamot kami binibigay dyan na ginagamit sa COVID-19. Oh, okay. Ano yung mga gamot na yun? Baka pwedeng malaman, Doc, sa dami ng nakikinig sa atin sa radyo, nanonood sa atin sa TV, nationwide, worldwide po ito, hanggang social media. Baka pwedeng banggitin po ninyo. Pwede ho ba? Okay. Pwede ba? Hindi, wala naman tayong babanggiting brand. No? I-relay lang natin. No? Kasi I'm sure nasusubaybayan nyo kahit si President Trump. No? Meron siyang binabanggit na anti-malarial na ngayon ay aprobado para sa lupus at rheumatoid arthritis. Ang tawag dito ay hydroxychloroquine. No? So marami naman yung brand, iba-iba. Ngayon, ang mga hospital natin, kapag nakaka-receive sila ng mga COVID patients, kinakategorize nila yan na mild, moderate, severe. Tapos nagbibigay sila ng tinatawag na experimental drugs. So sa experimental drugs, kasama yung hydroxychloroquine at saka chloroquine. So ngayon, marami pang datos ng kinakalap at hindi pa talaga napapatunayan kung nakakatulong ito. Conflicting pa rin eh. Kasi nga, ngayon wala pa tayong tinatawag na standard of care. Ngayon, meron namang mga pasyente na tinatawag na severe COVID. Ito yung mga na nalagyan ng tubo at nagkakaroon ng respiratory failure na ICU. Okay. Meron kami ginagamit sa rheumatoid arthritis. Aprobadong gamot ito. At saka aprobado rin siya sa mga nagki-chemotherapy na mga lymphoma. Ang tawag dito ay anti-cytokine therapy. Okay. So, ang rheumatic disease kasi is inflammation. No? So, ang nangyayari kasi sa COVID, kapag severe ka, kapag hindi na nagre-replicate yung virus, ang nangyayari, yung katawan mo, nagkakaroon ng hyperactive immune system mo. Yung immune system mo ay overdrive. So, namamagay yung lungs at nagkakaroon ng magkakaroon ng infiltration ng mga inflammatory cells. So, yan yung tinatawag na anti-adult respiratory stress syndrome, no? So, COVID category CND siya. May mga binibigay kami anti-cytokine therapy because this is considered as a host inflammatory response. Okay. Doc, basahin ko lang po yung mga pinost na question. Ano po? Merong nagano rito, siguro headline nito sa isang post. Sabi niya, arthritis drug presents promise as treatment for COVID-19. Ito yung sinasabi nyo kanina. Tama po. No? Marami actually mga gamot na ipinag-aaralan para sa COVID. No? Pero ang nangunguna ngayon na binibigay sa buong mundo ay yung hydroxychloroquine. At kapag severe ay yung tinatawag na tocilizumab. Ito ay anti-interleukin-6. Ang actions niya ay sa mga immune cells. So kahit pa paano, nakakatulong siya? Kasi nangangalap pa lang ng datos, no? Sama. So, may mga anecdotal reports, may mga na-publish sa China at saka sa Italy. Maganda, talagang yung mga na ICU nakakalabas. So, yung isang pinublish sa China, sa kanila, majority sa kanila ay naka-recover, severe na COVID. Pero kailangan talaga natin ng masusing pag-aaral pa yung malawakan at saka yung tinatawag na randomized clinical trial, controlled clinical trial. Oo, kasi sa napapansin ko, yung mga gumagaling, mabilis na rin eh. Dok, ano, kung papansinin mo sa mga balita, maski sa amin sa DZRH, araw-araw kami nag-update ng mga numero, ng mga gumagaling. So,
factor din ho ba ito yung pinag-uusapan natin na gamot, Doc? Kung bakit sila gumagaling? Maaari po, no? Kasi nung March, nung unang lumabas yung guidelines ng PISMID, yung Society ng Infectious Diseases sa Pilipinas, opo, hindi kasama itong mga gamot na ito. Mm-hmm. Tapos nagkaroon sila ng pangalawang version nung end of March na isama ito, no? Pero conflicting pa rin yung mga datos na lumalabas, kaya importante na makita yung pinakamalawakang pag-aaral. Ang tawag doon ay WHO Solidarity Trial. Mm-hmm. So doon malalaman natin kung talagang mai-recommend na itong mga gamot na ito at dapat i-approvehan sa FDA as standard of care. Yun. Okay. Oy, Doc, bago ko makalimutan kasi baka mamaya awayin na naman ako ng aking mga follower. Yung mga kabataan naman, ng mga millennials, pagka may rayuma sila ngayon, pwede ho bang magamot yun at kahit kailan, hindi na babalik? Ano? Meron bang ganun? Yun nga, importante talaga malaan kung anong lifestyle, klase ng rayuma. Ah, okay, okay. So, anong klase muna dapat? Tama po. Mm. So, kung gout, ibang gamot dyan. Kung psoriatic arthritis, ibang gamot. Mm. Kung lupus, ibang gamot. Kung mga simpleng muscle, joint ache, sports injury, ang mga symptomatic relief lang yan, ang sintomas lang na binibigay dyan at pahinga at physical therapy. So, maraming klase. Mm. So, yun ang confusion natin, katulad ng binanggit ko, no? Ang salitang rayuma, parang ini-equate na siya as arthritis when in fact iba-iba klase yan. Oo, kasi kanya-kanyang parang hindi naman tayo pare-parehas ng katawan, ibig mo sabihin, Doc, ano? Tama po. Oo. Pati yung disease, Dennis, no? So inflammatory diseases itong mga ito, so iba-iba sila. Mm. So kapag may category siya, hindi ibig sabihin na masakit yung balakang mo, masakit yung joints mo, rayuma na agad yun, ganun. Tama po, no? Kasi pwedeng simpleng muscle ache lang siya, eh. So pwede naman mas malubhang condition yan, yung tinatawag na ankylosing spondylitis. Mm. Pwede namang ano lang siya, problema lang sa tendon, sa litid. So, so importante talaga na kapag may nararamdaman, ay pumunta na sa doktor para mapag-aralan at para magamot na rin ng dire-diretso. Baka mamaya ng konti, hindi na rin bumalik at maka-istorbo sa kanilang mga buhay. Tama, Doc? Tama po. Oh. Para maging functional and productive. Oo, at saka ano, kasi tatanong nyo rin yung lifestyle, eh, Doc, number one talaga yan, di ba? Oo. Tapos para malaman nila kung ano yung iiwasan. Oo. Meron ba mga pagkain na nakakapagparayuma, Doc? Yung mga binanggit ko kanina, yung, no? Yung laman loob. Laman loob ho, no? Yeah. So, nasa mga guidelines yan, hindi talaga yan nire-recommend. At least 25% ang contribution niya sa level ng uric acid ng tao. Oh my gosh. Oh, pero pwede naman tumikim-tikim, Doc, ano? Ayos, oh. Kung controlled naman ang uric acid nyo, may gout kayo, tapos every quarter na mamonitor yung uric acid, pwede naman. Basta on target yung levels. Okay, okay. Doc, wala na ho masyadong oras. Magpapasalamat na ho kami sa inyo at sana ho sa mga susunod na panahon makontak namin kayo kasi kailangan kahit papano yung napag-usapan natin ay may kinalaman sa COVID-19. Pero gusto ko ma-dissect pa natin yung mismong rayuma na pinag-uusapan. Yung sinabi nyo kanina, kanya-kanyang ano yan, di ba? Kanya-kanyang level o kanya-kanyang sakit. Sana maisa-isa natin yung Doc, ano, sa mga darating na panahon. Thank you po. Thank you very much, si Dr. Evan Vista ng St. Luke's Medical Center at UST Hospital. Ako po inyo nakasama para sa Health Check Plus. Maraming salamat po. Ako po si Dennis Antenor Jr. Maraming salamat po. Bye! Ang dami ng lumalabas na sakit ngayon, lalo na sa mga panahon ngayon. Iba-iba na ang paliwanag at talaga namang nakakatakot na. Hindi mo na alam kung sinong pinaniniwalaan mo dahil ang dami na ding fake news. Kaya dapat mismong mga eksperto ang pinanonood mo, pinakikinggan mo o dapat i-follow mo. Sa patuloy na pagbibigay ng tamang balita, tamang serbisyo ng DZRH, hatid ang programang babawasan o tanggalin ang takot mo dahil sa impormasyong galing sa mga totoong eksperto ang malalaman mo. DZRH Health Check Plus. Health Check Plus. Watch, listen, and follow na. Dahil tuloy-tuloy ang paliwanagan dito, kasama ang mga taong totoong mga eksperto at nag-aral. Kasama si Dennis Antenor Jr. Live sa DZRH News Television, DZRH Radio, at live sa DZRH Facebook, YouTube, at DZRH News Website. Nakakatakot ang mga sakit kung wala kang alam. Labanan ang sakit sa mga malalaman sa DZRH Health Check
Plus. Blooming na bango ng Sakura Blossom. Nasa Pride with Fabric Conditioner na. May Sakura Blooming Curls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango, for as long as 24 hours. Blooming ka, ha? Uy! Blooming daw, ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! When there's a wish your heart burns. Don't you wish your Kojic soap gave you more? A touch of moisturizing? A little help to prevent pimples? Ang wish mo, nandito. New White Rose, Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening with shea butter and tea tree oil. Para sa Kojic na puti, Kojic na kinis. New White Rose, your Kojic wish come true. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Paalala ng Department of Health, nakakaramdam na ba ng mild symptoms ang inyong kasama? Siguraduhin ihiwalay ng kwarto ang may sakit. Siguraduhin din na mai-refer mo siya sa temporary treatment at monitoring facility. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Sa harap ng kinakaharap nating problema sa COVID-19, mas magandang gawin din natin ang ating bahagi para mapagaan ang sitwasyon. Pinakikiusapan ng bawat isa na huwag naman pong mag-hoard o mag-panic buying para di mawalan ng supply ng alcohol, sanitizers at mga face masks, mga gloves at iba pang ginagamit na panangga sa panahong ito. Kailangan ng bawat isa ng alcohol at personal protective equipment at kung walang hoarding na mangyayari, sinabi na rin ng DTI na magkakaroon ng sapat para sa lahat. Ang ibang suppliers at manufacturers ay direkta nang nakikipag-ugnayan sa mga government agencies at mga ospital. Malay mo, baka ikaw o kaya ang mahal mo sa buhay ang mga ilangan kapag nagkaroon kayo ng emergency. Kung tayo ay magtutulungan, lalampasan natin ang lahat ng ito kung maiintindihan ang panawagang ito. Tandaan, walang mag-aalaga sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya magkaisa at tuloy lang ang makabagong bayanihan. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Paalala mula sa ahensya ng Department of Health, ang DOH, kahit kailanman ay hindi nagbebenta ng kahit na anong health commodities. Ang sino man na magbenta nito ay may katumbas na parusa dahil sa paglabag sa batas. Dagdag pa ng ahensya, agad i-report ang sino man na susuway dito. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Paalala mula sa Department of Health, kapag nakaramdam ng lagnat o anumang sintomas ng COVID-19 ng isang kasama sa tahanan, siguraduhing pakainin ng wasto at painumin ng prescribed na gamot ang may sakit. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Paalala mula sa Department of Health, may mild symptoms na ba ang kasama mo? Siguraduhin i-disinfect ang mga nahahawakan ng may sakit at pagkatapos agad na maghugas ng kamay. Paalala mula sa Department of Health. I-viral, i-share, ikalat ang totoo, hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock.
Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Paalala mula sa Department of Health, kung may sakit ang kasama sa bahay, siguraduhin mapanatili ang 1 meter distance sa bawat isa. Maliban sa pagpapakain at pag-inom ng tamang gamot, importanteng walang hawahan ang magaganap sa loob ng inyong tahanan. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing na ikakalat ng tao sa tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya ay magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya. Masyadong mabigat ang mga droplet na ito upang maglakbay ng malayo sa hangin. Umaabot ng hanggang 1 meter ang pagtalsik nito at kaagad na mananatili sa ibabaw ng mga bagay. Ito ang dahilan kaya ang pagkahawa ng tao sa tao ay kadalas ay nangyayari sa pagitan ng mga close contact. Hindi pa alam ang eksaktong oras na nabubuhay ang virus sa mga bagay. Kaya mainam na palagi ang linisin ng mga gamit, lalo na sa paligid ng taong may COVID-19. Ang mga kamay ay maaaring kontaminado ng virus, lalo't marami itong hinahawak ng mga bagay. Kaya iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig, dahil maaaring lumipat ang virus sa iyo sa pamamagitan ng kontaminadong kamay. Kung uubo o babahing, takpan ng bibig at ilong gamit ang looban ng siko o gumamit ng tissue. Pagkatapos gamitin ang tissue, itapon ka agad sa basurahang may takip. Ang madalas na paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer na may alcohol o sabon at tubig ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang bagong coronavirus. Matatagal nito ang virus kung ito'y nasa kamay mo. Manatiling malusog at iwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Paalala mula sa Department of Health, kailan ba dapat magpakonsulta kung nagtuloy-tuloy ang sintomas habang naka-home quarantine? Una, kapag nagsimula ka ng mahirapan sa paghinga maliban sa iba pang sintomas. Pangalawa, kapag nakapagtala ng 30 o mas mabilis pa sa dami ng normal na paghinga sa 1 minuto. Pangatlo, kapag lumala ang sintomas tulad ng lagnat kahit natapos ang nararapat na gamutan. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Paalala mula sa DOH, ano ba ang new normal? Ang new normal ay ang patuloy na pagpapanatili at pagsunod sa mga mababanggit. Una, ang palagi ang paghugas ng mga kamay. Pangalawa, pagsusuot ng face mask sa tuwing lalabas ng bahay. At pangatlo, physical distancing. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. May impormasyon ka bang nalalaman tungkol sa mga pananakot, diskriminasyon o panganib para sa mga frontliners? Agad umaksyon, i-report sa NBI, National Bureau of Investigation, o tumawag o mag-text sa 0966-472-3056, 0961-734-9450, 0975-153-9146, at landline number 02-852-40237.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC, Manila Broadcasting Company, Stations DZR, Rich, Action Radio, Love Radio.